Sino ba si Rubio Panis? Bakit siya tinaguro ang prinsesa ng Tari? Paano siya napasok sa mundo na dati-dati ay pawang sa mga lalaki lamang? Ilan lang yan sa mga katanungang sasagutin natin sa video ito. Kung bago ka sa channel ko, ba't di mo subukang mag-subscribe? At hit mo na din ang notification bell para updated ka sa mga susunod kong video. Gumagawa ako ng video higit sa 2 beses isang linggo. Dahil sa channel na ito, lamang ang may alam. Sadyang katangi-tangi itong si Rubio Panis dahil siya ang kasalukuyang itinuturing na prinsesa ng Tari sa Pilipinas. Bukod dito ay siya rin ang tumatayong farm manager ni Bibo Enriquez ng Firebird King Farm. Huwag kang padadaya sa kanyang kaanyuan dahil handang-handa siyang makipagsabayan sa mga lalaking mananari. Para sa kanya kasi ang pagtatari ay walang pinigilalang kasarian. Mapalalaki man o mapapabae ay pwede ka dito. Alam niyo ba mga idol na ang ating bida ay nagsimula lang bilang isang sekretarya sa Firebird Game Farm. Ang naging trabaho niya ay tagatanggap ng mga bisita, tagasagot ng email, text o tawag sa telepono. Pero bago dito, ay naging receptionist din siya sa isang mall at sa isang hotel na dating pagmamay-ari ni Sir B-Boy Enriquez. Dahil sa pagiging masigasig sa trabaho, mula sa pagiging receptionist ay naitalaga si Ruby bilang isang farm manager sa manukan ni Sir B-Boy Enriquez. Base sa mga naging panayam kay Ruby, wala siyang hinagap na mapupunta siya sa mundo ng sabong. Eh wala nga siyang kaalam-alam hinggil dito. Ang pangarap talaga niya ay maging isang flight attendant. Waring ang tadhana na rin ang nagtulak sa kanya kung bakit siya napunta sa mundo ng sabong na dati-rati ay para lang sa mga lalaki. Napasok naman siya sa pagtatari nang makadalo siya sa isang seminar ni Doc Teddy Tanchanko kung saan ang isa sa kanyang napag-aralan ay ang pagtatari. Para mahasa pa ay sumailalim siya sa pagsasanay ng mga batikang mananari gaya ni Sir Albert Margin, Sir Angelo at Noli Estrellado. Nang masanay na nga siya sa larangan ng pagtatari ay hindi nagatubiling, isinabak agad siya ni Sir B-Boy sa mga sinasalihan nitong laban hanggang sa unti-unti siyang nakilala bilang isang mahusay na babaeng mananari. Ilang ulit na rin siyang naitampo sa mga palabas sa telebisyon at naging laman ng mga maraming magasin. Wala naman daw sekreto si Ma'am Rubio sa pagtatari. Kung ano lang ang ginagawa ng pangkaraniwang magtatari ay ganun din ang ginagawa niya. Pero siyempre, kanya-kanya daw yan ang sipat. Basta ang importante daw pag nagtatari ka ay alam mo kung ano ang babagay sa binti ng manok mo at sa laro ng manok mo. Wala naman daw talagang special sa kanya na iniisip ng iba. Marahil ay malakas lang talaga ang karisma ni Ma'am Ruby dahil sa angkin itong ganda, parang muse at isang modelo ang dating. Pero kahit ganun, nang marami siyang tagahanga, inananatili pa rin siyang simple at di nagsusuplada. Ang magagtaga dito ay lumikha na rin siya ng sariling pangalan, gumawa ng sariling kasaysayan, bilang dahil sa farm manager sa ni B-Boy, kundi dahil sa kanyang angking talento. Hanggang dito na lang mga ka-idol, kung nagustuhan mo dong video ito, ay bakit hindi mo subukang mag-subscribe? Comment ka na din para masaya. At lagi kong sinasabi sa inyo mga ka-idol, na sa larangan ng pagmamanok, winners never quit, quitters never win. That's all. God bless. Bye-bye!